Hello mga guys, si Tato nga pala ulito ng Backhorn Republic. Ang topic natin ngayong araw na to, yung ating mga fog light. Ito, yung mga ganitong fog light. Yan. Naka-experience na ba kayo na maglagay ng ganyang fog light na parang lumalabo siya? Lumalabo, lumalakas, dumedepende sa tapak ng selenyador nyo. Pag malakas ang tapak ng selenyador, lalakas siya. Pag naka-minor naman kayo, parang kukundap-kundap na siya. Isa lang ang nagiging problema pagka ganyan. Walang relay yung ating fog light. Kaya kailangan nating mag-install ng relay. Kahit anong relay, kahit yung Bosch relay, kung wala kayong ganito na Japan na original na relay, yung mga Bosch na nabibili sa auto supply, pwedeng-pwede yun. Ipakita ko sa inyo ngayon kung paano natin lalagyan ng relay. Para to sa mga hindi pa nakakasubok maglagay ng relay sa mga fog light ninyo. Pakita ko sa inyo step by step. Ito na mga guys yung positive ng ating fog light. Ayan mga guys, ikabit na natin itong relay. Pakita ko sa inyo step by step. Yung positive ng fog light natin, ito, yung positive, i-coconnect natin sa number 87. Dito, sa ilalim. May nakasulat naman dyan, 87. Number 87. Ito siya, dito sa relay ko. Ayan, connect ko dito sa mismong positive ng fog light. Yung number 87 ng relay. Number 87. Ayan. Tapos, yung ating number 30. Number 30, ito yung nasa taas naman ng 87. Ito yung 87, yung pinaglagay natin ng positive. Ito yung 30, yung nakatayo siya, yung pin niya nakatayo. Ayan. Diyan papasok yung battery supply natin. Hanap kayo ng wire diyan sa inyong mga sasakyan. Yung pagka nag-on kayo ng susi, meron kuryente. Ayan. Ito yung nagabang na kasi ako ng wire dito, na positive to. Ayan, lagay ko sa number 30. Number 30 ng relay. Tapean muna natin siya. Kung positive kasi yan, medyo delikado pag nadikit sa body ground. Ayan. Dalawa na yung naikabit natin. Yung number 30, battery supply. At yung number 87, positive ng fog light. Ang natitira na lang itong 85, sa gilid, sa kaliwa, 85 at yung 86. Yung gitna na 87 ay hindi na natin gagamitin yan. Yung 85 naman, ito ang pinaka mag-trigger sa kanya, pinaka magiging switch. Ikukuha ko sa park light ng owner natin. Pakita ko sa inyo. Gamitan natin ng tester para makita natin yung wire ng ating park light. Pero ako, inabang ko na dito siya para dire-diretso na tayo. Ayan siya. Pag ginamitan nyo ng tester yan. Ayan. Pakipatay nga yung park light. Ayan. Patay yung park light. Paki-on ulit. On na. Ayan. Naka-on na yung park light. Diyan tayo magtatap. Doon natin itatap itong number 85. Itong number 85. Tingnan nyo lang sa relay nyo. May na mga number. Number 85. Siya yung pinaka magsuswitch, magti-trigger para mabuksan yung fog light natin. Ito na siya, number 85. 85. Ang natitira na lang natin, yung number 86. Number 86 dito, sa kanan. Ayan, number 30, ito yung 85, tinap natin sa park light. Number 30, battery supply. Number 86 ng relay ay body ground. Ito na, ito yung ground ko sa tornilyo. Tap ko na siya dito. Sa number 86 ng relay. Number 86 ng relay. Ayan mga guys, pwede natin testingin, nakakabit na. Ayan mga guys, na-connect na natin yung relay natin.
Pagka bubuksan natin yung headlight, hindi na magbabago yan, yung fog light na yan. Kasi nga, nalagay na natin yung relay natin. Bukas nga headlight. Yan. Patay headlight. Rev mo, rev. Headlight. Ayan mo guys, okay na yung ating fog light. Hindi na siya lumalabo, lumalakas. Kahit revolution, kahit may kasabay na headlight. Ganun lang mag-wiring ng relay mga guys. Kung magkakabit din kayo ng mga fog light, ganun lang kasimple. Para hindi lumalabo, lumalakas yung ating fog light. Ayan mo guys, hanggang dito na lang ulit. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Please like, share, subscribe to my channel Backhorn Republic para updated kayo sa mga bagong video pa natin na i-upload. Peace, Backhorn Republic. Stay safe, stay at home.